Talbos na talbos. Ay sa palengke, bentang-benta to, lalo na sa manok. Tinola. Kita rin po sa sinigang. Kaya click na click to. Ang ganda naman po noong pagkatalbos niya. Ba, saan pag-alis lang nanay? Ewan ko ba, pag-alis. Dalawa na yan, umalis. Oo nga. Yan, pinalungan po natin si Lola Apple. Para doon sa kanyang pag-talbos. Siya lang po mag-isa nagtalbos nito. Ayan. Good morning po sa inyo lahat mga katribe. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. At bago po tayo lumusong at meron tayong patalbos po ng ating sili. Yun, noto po ng ating masarap na tinola si Mrs. At yan po ang ating magiging almusal po ngayong umaga. Tsaka po yung manok. Kaya tinola, sinigang na manok pala. Ayun, sinigang na manok po ang ating ulam po ngayong umaga. Ito si Baby. Ayun, kakulit. At ngayon, kakain na po tayo ngayon bago po tayo lumusong dito po sa ating talbusan. At good news mga katribya, tumaas po ng 10 piso yung talbos. Kaya naman yun, pumitas po yung isa kong lola. At ngayon mga katribya, kakain mo na po tayo. And then susunod din po tayo ito para din magtalbos din ng ating sili. Ang tawag po dito sa amin mga katribya po ay siling demonyo. Medyo masagwang pakinggan, siling devil na lang. O kaya siling talbusan. So mga katribya, kaya na muna po tayo ng ating pong pag-almusal at isang masarap na almusal yung aking panganay. Okay? Okay? Let's eat po tayo. Okay mga katribya, puntahan po natin yung ating si ating Ampiang, yung nanalbos po ng ating sili. Tayo po mga katribya, iatid po natin si Mrs. dyan po sa San Isidro. Hindi po tayo kagad po nakapagtalbos. Ngayon ito po si Lola Apyang. Siya naman po yung tatalbos po noong sili. Ito po yung legend po natin sa pangimitas po ng kalamansi. Oh ate, kamusta na? Ayan. Yung pagtatalbos. Ayun, nagandahan po nito na ipoproning pa yung ating sili. Ako tutuusin po ninyo itong sili na ito naligtas lang ito sa baha mga nakaraan kaya matagal-tagal na. Ito si Lola Apyang, 78 years old. Ito yung barkada po ng mga nagsisipitas ng kalamansi. Wala po kasi tayong pitas ngayon, pero sa sili ay mayroon. Yan, sa talbos. Yan po kasi gustong gusto sa palengke. Para doon po sa ating po mga ka-farmers, ang tawag po kasi namin dito, siling demonyo. Yan po kilala. Sa, lalo sa palengke, pagka sasabihin siling talbusan, di nila masyadong kilala. Pero pag sinabi mo siling demonyo talbusan, ito na nga yun. Kaya yan po yung ating ginagawa. Si Lola Apyang naman, siya naman po yung harvest. Meron pa kayo doon, ano? Oo. Ito, ako, tingnan natin maya-maya. Sige, ako na mapupulot ng ating sili. Oo. Sabi, swerte rin ng ating sili na ito dahil tumaas ang presyo. Pagkatapos nito niyan lalagyan natin na uli ng abono para sa susunod. Abang, marami na palang natalbos si ate. Kunin natin. Sige, isa kita ate. Yan. Isipin nyo talbos na talbos. Ay, sa palengke, bentang-benta to, lalo na sa manok. Tinola. Kita rin po sa sinigang. Kaya click na click to. Ang ganda naman po noong pagkatalbos niya.
Saan pag-aalis sila nanay? Ewan ko ba saan pag-aalis? Dalawa na yan, umalis. Oo nga. Yan, tinulungan po natin si Lola Apo. Para doon sa kanyang pag-talbo. Siya lang po mag-isa nagtalbos nito. Ayan. Maraming-raming talbos. Kaya naman yan eh. Kakikiluhin na lang po ito para malaman po kung ilang ang kilo niya ng talbos. Saba kayo galing? Ang kwa po natin is 70. Kahit po mga 40 kilos, okay lang. Kahit sa palagay ko, baka maabot mo siguro itong humigit ko po lang. Pahinga muna. Eh, Lola Apo yan. Pagtitimpla mo muna kayo ng kape. Ay, nagkape na ka. Ah, nagkape na po ba kayo? Malis. Malis ka ba? Tumili lang ako yung dapul. Sige. Ito na po mga katribya po yung natalbos po ni Lola Apia. Ang dami rin itong talbos. Dinidiligan muna natin para magawasan po yung pagkalanta. Ito yung talbos kangina. Kaya para manariwa. Ito yung kabila. Maya-maya na po natin mga katribe po ito itatali. Kaya muna natin na maka-recover po yung dahon niya doon po sa tubig para at least mabawasan po yung kanyang pagkalanta. Although kung ano rin po yung timbang po niya sa pagkalanta, medyo makakaroon lang ng dagdag dahil doon sa tubig. Pero maya-maya wala na rin po yung kanyang tubig dahil nag-exposure na siya. At yun na nga. Para at least medyo manariwa uli yung kanya pong dahon. Yeah, kaya pagkahalimbawa po ay magtatalbos po sa umaga, kailangan lang po natin dyan ng dilig-dilig lang para hindi po agad po malanta. Para manatili po siyang sariwa. Yeah, sa mga dulo lang po yung kinuha ng ating Lola Apiang. Malalaman natin kung ilang kilo ito. Di ati nga naisama na.
Ilagay mo sa maluwang na timbang. Huwag yung sasak po sa gilid. Nakagay ka ba ng GoPro yung timba? Sasak gilid. Ito magpulong. Yung Tuk tuk dahon dahon. Ito na mga katribi po yung ating dahon sili. Pagkakon malunggay naman. Ayaw nga dahon dahon. Timbang niya. Dahon dahon lang yung magkakapere. Layan mo ba? Isilipin mo nyo. Ayun ba pala yung bubal? Talamban. Ah, magbubulay. Bubulay ka. Renta. Sakto. Ay, sobra. Ay, uod na. 30 na lang eh. Ay, basta. Baka nakasayang. Ah, 30 mahigit. Yan, oo. Na naman. Oo, oh, tubol. Hindi. Ayan, mga katribyan, nakakulang ko lang 31 na tayo. Hindi pala, pagod ayan. Natin mo mga renta, kaya eh, pagod eh. Ayan. Ayan. Sa 70 sa 30. 2-1 niya. Oo, 2-1. Ayan, meron tayong 2-1. Dahon na dahon lang. Ilang puno lang. Oo, ilang kwan po yun. Kasi malalaki na yung puno. Kaya marami na rin siyang naging... Kaya marami siyang na-produce na dahon. Ayan, pagkatapos natin itong mga katribya, i-sprayin po natin ulit siya ng kwan. Nung foliar. Yung organic. At para sa puno. In-spray na natin ito noong nakaraan yung organic natin ginamit. Subok mo na kayo. Yung ginamit namin niya para bumiyerde uli. Ayun naman eh, ito na po ngayon siya. Kung verde lalapad. Kung sa verde lalapad, malalaman natin uli yan. So mga katribya, ito, iatid na po natin ito sa buyer. Paalam na po sila magkatado. Nasa 30 mahigit ang ating kilo nito. At yun niya, sulit na dahil nandun pa yung mga puno. After naman uli, no, mag-uusbong uli, tadahunan natin uli siya. Ngayon ito, medyo kuha na siya. Medyo matanda na yung kanyang dahon dahil matagal po hindi nadadahunan. Yung susunod na dahon naman nun, yun ang lalong magiging talbos. Kaya ang kalong sili, habang tinatalbosan mo yan, dumadami po ang nagiging talbosan. Maliban na lamang, kung ito ay tutulong kusin o kaya bubunutin ng magnanakaw. Yun lang naman eh. Kaya dito, di naman po, yun naman po, di naman po masyadong tako-nakawin dito dahil sa harapan ng bahay. Kumpara mo doon sa ibang mga nakatago, eh medyo mag-aalanganan yung mga tulongges na kunin po yung siling ito. Eh, kinuha na rin po natin yung iba para at least eh, hindi na rin po sila matukso. Mga dalawang pinas para unyo yan. So, paano po mga katribya? Ganda na po muna at maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Welcome po kayong muli. At kayo, pag nagustuhan yung video na ito, ay please pakisubscribe, pakilike. Doon po sa mga kaparmers natin, nagtatanong nung pumbentahan po nitong sili. Sa mga nagtutinda po ng mga gulay, mga buyer, tiyak na tiyak, kumukuha sila ng talbos ng sili. Kaya pwede po kayong mag-inquire po doon para kung meron kayong talbosan, doon po ninyo i-alok. At least, pagka po direkta pa kayo doon po sa namimili mismo, medyo mataas-taas pa ang magiging benta ninyo sa sili. Dahil ito, may tubo na rin po yung magtitinda. At pagka naman po direkta at hindi nadadaan ang ahente, maganda pa ninyo maibibenta ang inyong sili. Ang tawag po dito mga katribya ay siling demonyo dito sa amin. Pero talbusan naman. Kaya pagdating po naman sa palengke, siling demonyo ang tawag para po makilala yung talbusan. So, paano mga katribya? Hanggang dito na lang po, gaya pa rin dati. Ako po si Kuya Berhel Bunag. Lagi po natin tatandaan ang karunungan at ang kaalaman, may katumbas sa kayamanan. Kaya so, dahon-dahon pa lang, may kayamanan na tayo. At after naman, no, sa susunod, mag-harvest pa uli. Okay, bye-bye. God bless all mga katribya. Bye-bye. Mga katribya, gagawa muna po tayo ng ating kalamansi juice. Dahil masarap po ngayon ang ating kalamansi. Ito po yung dami ng ating pong gagawin. Yan. Siguro kulang-kulang kalahati ito ng kilo. Ito naman yung ating pong pagtitimplahan.
At siyempre, lagyan din po natin ito ng yelo. Mas masarap po kasi yung press na kalamansi. Compare natin doon sa talagang nabibili. Iwain muna natin. Mas maganda na po mga tribeto po ng Great Jack dahil makatas. Total naman, mura lang naman ang reject. Oh, yun na po ang bilhin ninyo. Oh, kahit po sa mga nagmamami, tsaka sa mga naglulugaw, lalo na pag mahal ang kalamansi, eh, ito, bentang-benta ito mga reject na ito. Itong dilaw. Kailangan kasi nito makatas. Dami ng ating kalamansi. Pwede na nyo pagka po pinagaling nyo, ito po yung katas na inyo kong makukuha. Na konti lang siya pagka napiga. Lalo na pagka limbawa yung maliliit. Na parang gahole. Ay ako, halos wala kang katas na makukuha. Po kalamansi mga ka-trivia, medyo malakas-lakas po ito sa asukal, sa maasin. Okay, bagay ka na ng ating kalamansi juice. Ano masasabi mo? Sarap. Natural ano? Apa. Maasim? Maasim ng matamis. Okay, yan ang masarap. Yan ang vitamin C. Kaya lagi kang iinom ng kalamansi juice. So, yun pa ulit.
Okay. Eto. Ready na po yung ating natural calamansi juice. Yung asim tsaka yung tamis naglalaban. Kaya masarap. Pati na rin yung lamig. Sakto lang. Ganito yung regular namin ginagawa. Kasi kami rito yung maraming calamansi. Kaya lagi kami nakakalamansi juice.